dagat. Pero ito na ngayon ang itsura ng lugar. Malinis at buhay na buhay. At ang dagat muli na namang nalalanguyan. At yan ay dahil sa proyekto ng kasalukuyang ama ng bayan, si Mayor Dino Chua, na tumatakbo ngayon sa kanyang pangatlong termino. Tuloy-tuloy ang paglilinis namin. Inorganize ko po yung mga NGOs, ni-require ko lahat ng government agencies na weekly maglilinis. Isa lang matagumpay na negosyante si Mayor Dino bago pa niya pasukin ang politika. May-ari siya ng airline company na lumilipad sa mga sikat na tourist destination sa bansa. Namulat lang ang kanyang kamalayan sa politika noong kumuha siya ng abogasya sa kolehiyo. Doon ko na-realize na parang maganda sana na may magawa tayo para mabago o mapaayos ang takbo ng ating gobyerno. 2004 nang mahalal bilang isa sa pinakabatang vice mayor ng Cavite. Nanalo din siyang number one board member sa probinsya noong 2010. Sumubok sa pagka-mayor ng Noveleta noong 2016 at pinalad na magsilbi sa kanyang minamahal na bayan ng Noveleta. Sa loob ng maikling panahon, nabago ni Mayor Dino ang mukha ng Noveleta. Aming bayan po, pinagmamalaki ko sa unang termino ko pa lang, ay binayaran ko na po lahat ang pinagkakautangan sa land bank o kung saan mang finance na institution. Wala po kaming utang, zero po. Kaya po hanggang ngayon ay talagang tinitiis kong hindi kami umuutang. Kahit po mahirap ang pinagdadaanan sa pandemya, krisis, laging wala ng pondo, hindi ako nangungutang. Kaya po up to the extent na yung sariling sweldo ko ay dinodonate ko. Welcome po sila sa atin para nasa ganun ay makapagbigay ng trabaho. Tinutukan rin ni Mayor Dino ang pagbibigay ng oportunidad sa kanyang mga kababayan. Ang record po namin ngayon na nabigyan ng trabaho ng aming job fair, ng aming monthly job fair, nasa 2,600 na po as of this time. So imagine na lang ha, kung ang mga taong yan ay nabigyan natin ng minimum na lang, ng at least minimum wage, 15,000 a month. Sa 2,000, that's 30 million a month po ang pumapasok sa Noveleta ngayon. That's roughly 1 million a day. Dahil sa tagumpay ni Mayor Dino sa public service, hindi rin malayo na sumabak sa politika ang kanyang dalawang kapatid. Lahat po ay tinutulungan natin. Wala po tayong pinipili kahit sino. Basta lumapit po sa atin, kailangan ng tulong. Tinutulungan po, kaya po meron tayong mga programa na Chua Cares. Kung nagawa niyang paong na rin ang Noveleta, kayang-kaya rin ni Denver Chua paong na rin ang Cavite City na isang syudad. Kakambal na raw ng pagunlad ang problema sa traffic, kaya naman isinulong ni Mayor Dino ang pagpapagawa ng expressway na magkokonekta sa Noveleta sa Cavitex. Nagbunga naman ang mga itinanim na progreso ni Mayor Dino sa kanyang bayan. Isa siya sa kinilalang Best Mayor in Asia ng Asia Leaders Award noong 2020. Ang programa ko talaga ay nakafocus sa pag-unlad eh. Kaya nga po ang aming battle cry dito, yung unlad Noveleta. Maunlad na bayan na may maunlad na mamamayan. Ang paniniwala ko po kasi, masasabi mo lang maunlad ang isang bayan kung maunlad ang taong bayan. Sa kabila ng pagiging busy ni Mayor, may time din siyang mag-unwind after a hard day's work. Jamming naman si Mayor sa kanyang mga katropang banda bilang gitarista. Kanyang muling panliligaw sa mga kababayan, umaasa si Mayor Dino sa mas masigasig na kinabukasan. Sa ating muling termino ay papatuloy natin na palaguin pa, pasiglahin. At gusto kong graduate tayo sa ikatatlong term na first class na po ang Noveleta.